Marshall Peak, Kabanata 3313. Lumabas lahat, nabuhay si Kang Mo sa kanyang reputasyon bilang isang Peking Emperor. Sa kabila ng sitwasyon, nanatili siyang kalmado at pinigilan ang kanyang spiritual energy, inihiwalay ang kanyang sarili mula sa namumulaklak na bulaklak ng lotus at pinipigilan itong makuha ang kanyang divine sense. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mula sa puso ng bulaklak ng lotus, isang saber na ilaw ang kumislap at tumama patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, talagang nakaramdam ng banta si Kang Mo at sumigaw. Isang Soul Emperor Artifact. Ang isang simpleng Soul Emperor Artifact ay hindi sapat para sorpresahin siya. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang at katotohanan na siya ay nabuhay ng hindi mabilang na mga taon bilang Flow ng Time Great Emperor, anong uri ng magagandang bagay ang hindi niya nakita noon? Sa mundong ito, maliban sa ilang bagay na maaaring maghangad sa kanya, talagang hindi niya inilagay ang natitira sa kanyang mga mata. Ang ikinagulat niya ay talagang itinago ni Yang Kai ang pag-atake nitong Soul Emperor Artifact sa loob ng Soul Secret Technique. Napakaraming bagay ang kasangkot dito, at masasabing halos perpekto ang pag-ataking ito. Kahit na may nagawang ipagtanggol laban sa Soul Secret Technique at pigilan ang pamumulaklak ng bulaklak ng lotus, ang tunay na nakapatay na suntok ay nakatago sa stamen ng bulaklak ng lotus. Ang paglilinang ng kaluluwa ng batang ito ay talagang napakaganda. Paano niya nilinang? Ang Soul of a Trivial Second Order Emperor Realm Master ay talagang mas malakas kaysa sa isang average na Third Order Emperor Realm Master. Natural, ang pag-atake ng Soul Splitting Saber ay nakatago sa Blossoming Lotus Secret Technique. Bigla ding naisip ni Yang Kai na gamitin ang Blossoming Lotus Secret Technique at ang Soul Splitting Saber ng magkasama, at nakakagulat na maganda ang epekto. Si Kang Mo ay nahuli at ang kanyang kaluluwa ay tinamaan ng Soul Splitting Saber, na naging dahilan upang manginig ang mga depensa ng kanyang Knowledge Sea. Kahit na nagawa niyang harangan ang pag-atake sa kanyang malalim na paglilinang, ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang Knowledge Sea ay nasa kaguluhan. Lihim na nananjo si Yang Kai. Kakagamit lang niya ng Heaven Splitting Saber Secret Technique sa Star Territory hindi pa matagal na ang nakalipas at wala siyang sapat na oras para gumaling, kaya hindi masyadong malakas ang kapangyarihan ng pag-ataking ito mula sa Soul Splitting Saber. Kung hindi, tiyak na masasaktan nito ng bahagya si Kang Mo, ngunit sa sandaling ito, saglit lang itong nakialam sa kanya. Ito na talaga ang pinakamalakas na kalaban na naharap niya sa buhay niya. Kahit distraction lang, sapat na. Sinamantala ang sandali nang bumalik si Kang Mo sa kanyang katinoan, si Yang Kai at ang embodiment ay dumating na sa kanyang harapan. Habang ipinapalakpak ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at pinaghiwalay ang mga ito, nabuo ang isang dambuhalang crescent blade at nilaslas patungo sa dibdib ni Kang Mo. Itinaas din ng embodiment ang kanyang barbed fist at binasag ito patungo sa ulo ni Kang Mo. Masasabing malapit ang pakikipagtulungan niya kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang embodiment ay nabuo ng isang hibla ng kaluluwa ni Yang Kai na pumasok sa katawan ng Stone Mongoose. Kapag sila ay nagtutulungan, halos magkaintindihan sila ng walang komunikasyon. Gaano man kalakas si Kang Mo, kung siya ay tamaan ng napakalaking crescent blade at ng kamaon ng avatar, kahit na hindi siya mamatay, siya ay masusugatan ng husto. Ngunit sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng panganib si Yang Kai, at isang labis na pagkabalisa ang kumalat sa kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata, at walang pag-aalinlangan, mabilis na umatras ang figure ni Yang Kai. Nais din ang embodiment na umatras, ngunit ang katawan nito ay medyo malaki kung tutusin, kaya medyo mabagal itong umatras. Sa susunod na sandali, isang tunog ng kaluskos ang umalangaungaw, at isang bilog ng kidlat ang biglang namulaklak kung saan si Kang Mo ang sentro. Ang lugar sa loob ng radius na 1,000 metro ay agad na naging isang dagat ng kidlat, na may hindi mabilang na mga ahas ng kidlat na gumagapang sa buong kawalan. Sa isang sandali, ito ay kasing liwanag ng araw. Ang talom ng gasoklay na humahampas patungo sa dibdib ni Kang Mo ay nasagasaan ng mga ahas ng kidlat, at bago pa man ito makalapit, ito ay nawala ng walang bakas, na hindi man lang nagawang saktan siya. Ang embodiment, na hindi pa ganap na umatras, ay umungal sa galit habang ito ay nakuryente. Ang katawan nito na 100 metro ang taas ay natatakpan ng kidlat, at ang malaking katawan nito ay nanginginig ng walang tigil. Thunder Principles. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai, lihim na naramdaman na ito ay isang nakakalito na sitwasyon. Isang Dao Source Realm Cultivator ang nakakaunawa sa World Principles, ang Emperor Realm ay kinokontrol ang World Principles, at ang Great Emperors mismo ang World Principles. Dahil si Kang Mo ay isang Peking Emperor, natural siyang bihasa sa kapangyarihan ng World Principles, ngunit ang Thunder Principles ay medyo nakakagulo. Ang Thunder Master ay isang marahas na mamamatay,
at sa sandaling lumitaw ang dagat ng kidlat, ang lugar sa paligid ng Kang Mo ay magiging isang ipinagbabawal na sona habang buhay. Mahirap man lang na maging malapit ang mga ordinaryong tao, kaya paano sila makakalaban sa kanya? Umatras din ang embodiment, ngunit may mga kidlat na ahas pa rin ang dumula sa katawan nito. Isang pares ng mga iskarlata na mata ang nakatitig kay Kang Mo, halatang batid ang kalagayan ng pag-iisip ni Yang Kai. Sa kabilang panig, ginamit ni Kang Mo ang takip ng dagat ng kidlat upang tuluyang maiwasan ang nakamamatay na pag-atake ni Yang Kai at ng embodiment. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang katinoan, at nang makita niyang muli ang langit, hindi niya maiwasang magbunyag ng bakas ng inis. Dahil para sa kanya, bilang isang Peking Emperor, hindi niya dapat ginamit ang kapangyarihan ng World Principles para harapin si Yang Kai. Para sa isang master na tulad niya, dapat ay kaya niyang harapin si Yang Kai sa ilang suntok at sipa. Ngunit ang totoo, napilitan siyang gamitin ang kapangyarihan ng World Principles, at ang susi ay kahit na gamitin ang kapangyarihan ng World Principles, hindi pa rin siya nagtagumpay. Ito ay talagang hindi makayanan para kay Kang Mo, at sa sandaling ito, malamig niyang tiningnan si Yang Kai. Ang galit sa haring ito ay walang maidudulot na mabuti sa iyo. Nang matapos siyang magsalita ay iniunat niya ang kanyang kamay at biglang may lumabas na Thunder Whip sa kanyang kamay. Ang Thunder Whip ay binubuo lamang ng kulog at kidlat. Patuloy itong kumaluskos at kulay Saiyan. Sa pagtingin dito, si Kang Mo ay tila may hawak na isang nanginginig na Saiyan Snake sa kanyang kamay. Itinaas ni Kang Mo ang kanyang kamay, at ang asol na latigaw ng kidlat ay dumiretso patungo kay Yang Kai sa napakabilis na bilis. Paulit-ulit na umatras si Yang Kai, ngunit ang bughaw na latigaw ng kidlat ay parang uod sa kanyang mga buto, hindi ito maalis. Nang makita ang distansya sa pagitan nila na palapit ng palapit, galit na umungal si Yang Kai, at habang umaalon ang kanyang Emperor Chi, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagpakawala ng dagandong na parang dagandong ng dragon, na niyanig ang mundo. Pagtingin sa paligid, isa talaga itong gininto ang aura na lumalabas sa bibig ni Yang Kai. Habang papalapit ang latigaw ng kidlat, nahaharangan ito ng gininto ang aura, at sa ilalim ng natulala na tingin ni Kang Mo, ang latigaw ng kidlat ay talagang nalaglag, ang gininto ang aura ay tumatagos sa latigaw ng kidlat na parang tumatagos sa jade. Dragon Breath, nagtaas ng kilay si Kang Mo. Natural na alam ni Kang Mo na si Yang Kai ay may bloodline ng Dragon Race, at hindi pa banggitin ang iba't ibang pamamaraan na ipinakita ni Yang Kai sa Great Desolate Star Territory, ang kanyang kasalukuyang anyo ng dragon ay hindi nagbago. Ngunit, paanong ang isang kalahating dragon ay huminga ng napakadalisay na Dragon Breath? Ano ito? Isa pa, ang dagandong na iyon ngayon ay parang dagandong ng True Dragon, na nagpapakilig sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kang Mo na hindi sapat ang kanyang utak. Habang tulala pa si Kang Mo, sinunggaban na naman siya ng avatar. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang malaking itim na martilyo ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Ang martilyo ay nababalutan ng itim na gas, na naglalabas ng lubhang hindi komportable na aura. Sa isang malakas na putok, ang avatar ay bumagsak patungo kay Kang Mo. Demonic Chi. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Kang Mo, ang kanyang isip ay agad na naakit ng malaking itim na martilyo, naramdaman lamang ang Demonic Chi na sumugod sa kanya, na nag-trigger ng lahat ng uri ng madilim na emosyon na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay isang demonic weapon. Kapansin-pansin ang paningin ni Kang Mo, kaya natural niyang nakilala ang pinagmulan ng martilyo na ito sa isang sulyap. Mayroong napakadalisay na Demonic Chi dito, malinaw na ito ay isang divine weapon mula sa Demon Race Territory, at mula sa aura, kitang-kita na ang Fluong Time Great Emperor ay matagal nang nandyan, malamang na ito ay isang demonic weapon na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Saan nakuha nitong Stonefire ang demonic weapon na ito? Ang hindi maisip ni Kang Mo ay kung paano ito hindi naapektuhan ng demonic weapon na ito at talagang magagamit ito. Sa pagmamadali, muling lumitaw ang dagat ng kidlat, na bumabalot sa embodiment, at ang latigo ng kidlat sa kanyang kamay ay hinayla din pabalik, na hamampas patungo sa embodiment. Sa sandaling ito, ang embodiment ay nagbingi-bingihan, ang demonic warhammer sa kanyang kamay ay nabasag patungo sa ulo ni Kang Mo, na parang gusto niyang mamatay kasama niya. Bukod dito, mayroong isang layer ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan sa ibabaw ng kanyang katawan, na talagang may tendensya na sumipsip at sumipsip ng kapangyarihan ng dagat ng kidlat, na ganap na naiiba sa kanyang dating nabugbog at napagod na estado. Ang diskarte sa labanan ng Heaven Devouring Great Emperor ay ang sumipsap ng enerhiya ng lahat ng bagay sa ilalim ng Heaven Devouring Great Emperor para sa sariling gamit, at natural na walang exception ang kidlat.
Nang i-activate ng Heaven Devouring Great Emperor ang teritoryo ng Heaven Devouring Great Emperor, paano magagawa ng isang dagat lamang ng kidlat ang anumang bagay dito? Ang walang takot na saloobin ng embodiment ay talagang ikinagulat ni Kang Mo, maaaring isakripisyo ng embodiment ang kanyang buhay, ngunit hindi niya magawa. Umaasa pa rin siya na balang araw ay mapopromote siya sa katayuan ng mga Great Emperor, na mababa ang tingin sa mundo. Ang dagat ng kidlat ay walang silbi, ang kidlat na latigo ay biglang tumuwid, tulad ng isang mahabang sibat, na tumutusok patungo sa dibdib ng embodiment. Sa isang putok, lumipad ang mga sparks, ang sagisag ay sinundot at binaligtad ng higit sa isang dosenang beses, halos hindi nagpapatatag ng kanyang katawan, ngunit bago siya makatayo ng matatag, ang kidlat na latigo ay umatake, na binalot siya tulad ng isang dumplang ng bigas. Walang pakialam ang mukha ni Kang Mo, ang kanyang kamay ay nakabuo ng selyo, at ang latigo ng kidlat ay biglang kunginang, ang lakas ng kidlat ay tumaas ng husto, na parang gustong makuryent ang embodiment sa lugar. Ang embodiment ay umungal ng baliw, ang diskarte sa labanan ng Heaven Devouring Great Emperor ay itinulak sa limitasyon, baliw na nilalamon ang kapangyarihan ng kidlat, pinupuno ang kanyang katawan at ginawa itong sariling makapangyarihang kapital. Kasabay nito, isang mahinang sigaw ang tumunog. Dragon Transformation. Nang tumunog ang malakas na dagendong ng dragon, ang tatlong zang na matangkad na katawan ni Yang Kai ay tuloy-tuloy na umangat, at sa ilalim ng natulala na tingin ni Tang Sheng at ng iba pa, siya ay naging 300 zang matangkad na halimaw sa isang kisap mata. Ang ulo ng higanteng halimaw ay umabot sa langit, ang mga paa nito ay tumuntong sa lupa, may sungay ng dragon sa ulo, at may gintong buntot ng dragon sa likod nito. Ang mga kamay nito ay ganap ng naging mga kuko ng dragon, at ang hiningang ibinuga nito mula sa mga butas ng ilong ay makikita sa mata, na para bang maaari nitong kukawin ang hangin at mga ulap ng langit at lupa. Isang matayog na bundok. Si Tang Sheng at ang iba pa ay lahat ay may napaka hindi makatutuhan ang pakiramdam, na nakatingala sa nagbagong si Yang Kai, isang hindi maisip na presyon ang bumagsak sa kanilang mga dibdib, na nagpapahirap sa kanila na huminga. Ang espiritu ng pakikipaglaban sa mukha ni Chigwei ay nawala, nag-iwan lamang ng matinding pagkawala at pait. Nalaman niyang hindi niya talaga alam ang kalawakan ng langit at lupa, na gustong hamanin si Yang Kai na subukan ang kanyang lakas. Paano niya masusubok ang gayong behemoth? Malamang nakurutin siya ng kabilang partido gamit ang isang daliri hanggang mamatay. Ito ba ang buong lakas niya? Nang makita niyang ipinakita ni Yang Kai ang Space Law, Time Law, at ang Mountains and Rivers Bell noon, naisip ni Chigwei na naubos na ni Yang Kai ang lahat ng kanyang kayamanan, ngunit sino ang nakakaalam na maaari pa rin siyang magpatuloy ng isang hakbang? Hindi pa banggitin kung gaano siya kalakas sa sandaling ito, ang kanyang 300 zang na matangkad na katawan lamang ang nagbigay ng matinding pressure, at ang mga may mahinang kalooban ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na labanan siya. Gayunpaman, gaano kalinis ang bloodline ng Dragon Race ni Yang Kai? Talagang nagawa nitong mag-transform sa napakalaking halimaw. Si Chigwei at ang iba pa ay namangha nang makita nilang si Yang Kai ay nagbagong anyo sa isang 30 zang matangkad na katawan, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng 30 at 30 zang ay 10 ulit. 30 zang din ang limitasyon ni Yang Kai pagkatapos ng kanyang Dragon Transformation. Dahil alam niya na laban sa isang peking emperor tulad ni Kang Mo, walang puwang para sa awa. Kahit na nakipagtambalan siya sa embodiment, hindi pa rin tiyak ang kinalabasan ng labanan ngayon. Kung siya o ang embodiment ay haharap sa kanya ng mag-isa, natatakot siya na tanging pagkatalo ang naghihintay sa kanila. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin niya ang lahat pagkatapos makapasok sa Second Order Emperor Realm, kaya gusto niyang malaman kung nasaan ang kanyang bottom line. Isang malaking hakbang pasulong, nanginginig ang lupa habang nakatingin si Yang Kai sa maliit na parang langgam sa ibaba niya, humahakbang sa walang hanggan ang dagat ng kidlat sa loob lamang ng 2 o 3 hakbang. Ang kulog at kidlat ay marahas na lumalangoy sa kanyang katawan, na gumagawa ng mga kaluskos, ngunit tila hindi niya ito namamalayan. Marshall Peak, Kabanata 3314. Gusto mo akong patayin? Ang Dragon Race ay may napakalakas na panlaban sa lahat ng uri ng negatibong enerhiya. Bagamat maganda ang Thunder Principles ni Kang Mo, hindi sapat ang isang dagat ng kidlat para pigilan si Yang Kai. Ang kanyang malaking katawan ay sumugod sa dagat ng kidlat, na naging sanhi ng pag-alon nito sa isang iglap. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at hamampas pababa. Si Kang Mo ay hindi nang ahas na harapin ang pag-atake na ito ng direkta at mabilis na umatras, ang kanyang figure ay naging isang kidlat. Gayunpaman, ang malaking kamay ni Yang Kai ay humabol sa kanya na parang uod. Sa tuwing bubuksan at isinara niya ang kanyang kamay,
Para bang sinusubukan niyang manghuli ng lumilipad na insekto, na nagiging dahilan upang si Tang Sheng at ang iba pa ay nalilito kung ano ang gagawin. Ang isang marangal na fake emperor ay talagang pinilit na tumakas ng isang second order emperor realm master. Pakiramdam ng lahat ay nasa panaginip ang lahat. Bagamat malaki si Yang Kai, hindi siya mabagal, at mas mabilis pa ang reaksyon ni Kang Mo, na nag-iiwan ng mga after images sa kawalan na hindi nawala sa mahabang panahon. Ang embodiment ay dumating na may lihim na pag-unawa, hawak ang demonic warhammer sa kanyang kamay at perpektong umakma kay Yang Kai, pinalo si Kang Mo sa punto kung saan maaari na lamang siyang magpigil at hindi na makalaban. Gayunpaman, hindi ipinakita ni Yang Kai ang kahit kaititing na kagalakan sa kanyang mukha, dahil bagaman mukhang nahihiya si Kang Mo, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng gulat. Sa halip, hinarap niya ang lahat ng mahinahon. Bind. Biglang umalangaw-ngaw si Yang Kai at ang space principles ay lumundag, tinatakan ang nakapalibot na espasyo. Si Kang Mo, na patuloy na nagpupumiglas, ay biglang napatigil ng maramdaman niyang para siyang nahulog sa isang latian, ang paligid ay nagiging sobrang lagkit at habang siya ay nagpupumiglas, lalo siyang nakaramdam ng paglubog dito. Nahuli sa kawalan, ang embodiment ay nabasag gamit ang kanyang martilyo. Hindi niya ito naiwasan. Bagamat nilinang din niya ang kaunti sa Dao of Space, gaya ng nahulaan ni Yang Kai, nasa entry level lang siya at hindi pa niya naiintindihan ang mga prinsipyo. Kahit na ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa kay Yang Kai, ang espasyong kinaroroonan niya ay ikinulong ni Yang Kai, at aabutin siya ng kahit isang hininga ng oras para makatakas, at ang pagkaantala na ito ay sapat na upang baguhin ang kanyang buhay at kamatayan. Malamig na kumikislap ang mga mata ni Kang Mo habang tinutulak niya ang kanyang Emperor Chi sa limitasyon. Nagkidlat sa kanyang katawan ang isang hugis itlog na Thunder Shield na biglang lumitaw sa kanyang paligid. Sa isang boom, ang Demonic Warhammer ay bumagsak sa katawan ni Kang Mo. Ang hugis itlog na Thunder Shield ay agad na bumagsak at pagkatapos ay bumagsak. Gayunpaman, sa parehong oras, ang embodiment ay napabalik din ng isang malaking puwersa. Nagtagal ang kidlat sa paligid ng embodiment, at maririnig ang mga kaluskos. Tila ang embodiment ay nasa matinding sakit. Nang hindi binibigyan si Kang Mo ng anumang oras para mag-react, natapon na ng malaking kamay ni Yang Kai ang langit, natatakpan ang lupa. Hinawakan niya si Kang Mo sa kanyang palad at hinawakan siya ng mahigpit, malamig na sumigaw. Wasakin! Sa loob ng higanteng kamay, ang kapangyarihan ng kalawakan ay nag-iba-iba, na nagiging isang puwersang pumatay na gustong lipulin si Kang Mo. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang mukha ni Yang Kai. Libo-libong nakakasilaw na kidlat ang bumaril mula sa mga puwang sa pagitan ng malalaking kuko ng dragon. Biglang nagsanib ang mga kidlat at tumagos sa likod ng kamay ni Yang Kai. Tumangala si Yang Kai at nakita si Kang Mo na nakatayo sa kawalan na may malamig na ekspresyon, hawak ang isang artifact na tila isang Vajra Pestle. Kahabaan lamang ito ng isang braso, ngunit hindi ito dapat maliitin. Ang kidlat na kumikislap sa artifact na ito ay hindi asol, ngunit puti, kasing liwanag ng araw. May mga bakas pa rin ng gintong dugo na natitira sa pestle ng Vajra, na naglalaman ng walang katapusang sigla at malaking enerhiya. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang palad at tumingin sa ibaba, nakita lamang na may malaking butas sa kanyang palad. Ang gintong dugo ay umaagos dito, ngunit hindi ito tumulong pababa. Ang nasirang laman ay walang katapusang kumikiliti, mabilis na naayos ang sugat. Ang hirap ng buhay mo. Nakipagkamay si Yang Kai at tumangala kay Kang Mo. Kahit na siya at ang embodiment ay nagsanib puwersa at ginamit ang lahat ng kanilang lakas, hindi pa rin nila siya may baba. Ang prestihiyo ng isang Peking Emperor ay hindi walang kabuluhan. Kung ang mga Peking Emperor ay ganito, paano naman ang mga tunay na Great Emperor? Sa isang sandali, si Yang Kai ay napuno ng walang katapusang pananabik. Kakaiba ang dragon bloodline mo. Pinaikit ni Kang Mo ang kanyang mga mata at pinalaki si Yang Kai. Inabot pa niya at sinawsaw ang kaunting golden blood sa kanyang artifact, inilagay sa kanyang bibig at tinikman. Pagkatapos, nagpakita siya ng sobrang gulat na ekspresyon. Bagamat alam niya na si Yang Kai ay may dragon bloodline na katawan, hindi niya naisip na ang bloodline ni Yang Kai ay hindi malinis. Ngunit ang kalahating dragon na may hindi malinis na bloodline ay maaaring magkaroon ng katawan na 300 talampakan, ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa pagkakaalam niya, mas malinis ang bloodline ng dragon race, mas malaki ang kanilang tunay na katawan. Minsan na siyang nakaharap sa isang ikawalong order na higanteng dragon. Nang ipakita ng ikawalong order na higanteng dragon ang tunay na katawan nito, ito ay nasa 200 hanggang 300 talampakan lamang. Ang isang 8th Order Giant Dragon ay isa ng pambihirang pag-iral sa Dragon Island, hindi makatuwiran na hindi ito maihahambing sa isang kalahating dragon.
Ang 300 talampakan ay hindi bababa sa taas ng isang 9 na order na higanteng dragon. Ngayon, sa tulong ng kanyang artifact, nagawa niyang makatakas habang sinasaktan si Yang Kai. Matapos kunin ang dugo ng dragon at tikman ito, nagulat si Kang Mo nang makitang kahit na ang dugong ito ay medyo marumi at talagang hindi dalisay, ang enerhiyang nilalaman nito ay higit na nakahihigit kaysa sa isang ordinaryong higanteng dragon. Ano ang nangyayari? Ang half-dragon bloodline ba ay reversion? Bago niya matapos ang kanyang iniisip, narinig niyang malamig na nagtanong si Yang Kai. Ano ang lasa ng dugo ng haring ito? Nang matapos siyang magsalita, biglang naramdaman ni Kang Mo na may mali. Naglalabas ng matalim na aura ang kaunting dugo ng dragon na dinilaan niya. Nang walang pag-iisip, ibinuka ni Kang Mo ang kanyang bibig at iniluwa ang dugo, nalaman lamang na ang iniluwa niya ay hindi dugo, ngunit isang maliit na gintong espada. Ilang sandali, tumulo ang malamig na pawis sa likod ni Kang Mo. Hindi niya maisip kung paano ito ginawa ni Yang Kai. Kahit umalis na ang dugo niya sa katawan, malaya pa rin niyang na-control ito. Hindi nang ahas na magpabaya, ang artifact ni Kang Mo ay kumislap ng puting kidlat at binasag ang lahat ng gininto ang dugo sa kawalan. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga, sinabi ni Kang Mo. Yang Kai, ang haring ito ay hindi gustong ay buli ang mahihina. Bagamat ang iyong lakas ay hindi masama, kung gusto mong kalabanan ang haring ito, napatunayan mo ang iyong kakayahan. Ang panukala ng haring ito ay nananatiling hindi nagbabago, basta ibigay mo ang bagay na iyon, ang haring ito ay agad na tatalikod at aalis. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan sa hinaharap, ang haring ito ay hindi tatanggi. Napangiti si Yang Kai ng mayabang, ang kanyang boses ay lumalakas na parang kulog. Gusto mo, kung gusto mo, pagkatapos ay halika at kunin ito, ito ay sa iyo, kung hindi mo kaya. Huwag magreklamo kahit nabugbugin kita hanggang mamatay. Gusto mo akong bugbugin hanggang mamatay. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Kang Mo, na parabang may narinig siyang hindi maisip. Tingnan natin kung talagang ganoon kahirap ang buhay mo. Huminga ng malalim si Yang Kai at biglang iniunat ang kanyang kamay, ipinatawag ang Mountains and Rivers Bell sa kanyang palad. Hinawakan niya ang binti ng kaldero, ibinagsak niya ito sa ulo ni Kang Mo. Kahit na si Kang Mo ay may karanasan at may kaalaman, nang makita ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mapakibot ang kanyang bibig. Isang ancient exotic artifact, isang bagay na kahit na ang mga great emperor ay matutokso, ay ginamit niya ng ganito. Hindi mapigilan ni Kang Mo na makaramdam ng awa sa Mountains and Rivers Bell. Ngunit hindi may kikaila na talagang makapangyarihan ang hakbang na ito. Kahit na ang cultivation ni Kang Mo ay heaven-defying, hindi niya ito maaaring baliwalain. Kung siya ay tamaan ng ganoong suntok, kahit na hindi siya namatay, siya ay malubhang nasugatan. Sa kritikal na sandali na ito, nanatiling kalmado si Kang Mo, itinuro ang Vange Receptor sa kanyang kamay at nagpadala ng puting kidlat na dragon patungo sa dibdib ni Yang Kai. Ang kidlat na dragon ay hindi pa dumarating, ngunit ang aura ng kamatayan ay sumugod na kay Kang Mo. Si Kang Mo ay isang peking emperor, kaya paanong ang isang artifact na dati niyang nilalabanan ay magiging ordinaryo? Ang Vange Receptor na ito ay talagang isang lightning scepter, isang emperor artifact na natal artifact ni Kang Mo. Pinipigilan ito ng Thunder Principles sa buong taon at ang Heaven Quaking Divine Thunder na pinakawalan nito ay isang bagay na kahit na ang Great Emperors ay kailangang mag-ingat, kung hindi, may posibilidad na sila ay masugatan. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano itong Thunder Pestle at Heaven Extinguishing Divine Thunder, hindi iyon naging hadlang sa kanyang instincts. Alam niya na bagamat mukhang walang malasakit si Kang Mo, sa totoo lang ay naiinis siya sa kanyang puso at tiyak na hindi magpapakita ng anumang awa sa pagkakataong ito. Ito marahil ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, hanggat mapipigilan ito ni Yang Kai, magkakaroon siya ng mga kwalipikasyon upang makipagkompetensya sa kanya. Pero kung hindi niya ito mablock, tapos na ang lahat ngayon. Sa isang iglap, naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai nang may bakas ng determinasyon na lumitaw sa kanyang mukha. Inalis ang Mountains and Rivers Bell sa kanyang kamay, sinalubong niya ang pagdating ng Thunder Dragon. Habang kumikislap ang puting liwanag, ang puting Thunder Dragon ay bumangga sa Mountains and Rivers Bell, na naging sanhi ng pagtunog nito at pagkabasag ng kawalan. Isang pakiramdam ng pagbagsak ng langit at pagkawasak ng lupa ay kumalat sa puso ng lahat, na nagpapabagabag sa lahat. Sa sumunod na sandali, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa isang lugar sa kawalan. Isang puting liwanag ang bumaril mula sa lightning scepter, na nag-uugnay kina Kang Mo at Yang Kai. Ang isa ay maliit sa tangkad, habang ang isa ay hindi matitinag, na lumilikha ng isang napakalakas na visual contrast, ngunit sa sandaling ito, ito ay ang maliit na figure na may mataas na kamay. Ang kidlat ay kumislap sa lahat ng dako,
Ang malaking katawan ni Yang Kai ay umatras ng hakbang-hakbang, nag-iwan ng malalaking bakas sa lupa. Maging ang katawan ay nakayuko, lumalabas ang laman at dugo, umuumbok ang mga ugat sa mukha, parang lalabasan. Ang Mountains and Rivers Bell at ang buong katawan ni Yang Kai ay nawala na. Nababalot na sila ngayon ng kidlat, at maririnig ang dagandong ni Yang Kai sa gitna ng mga kaluskos. Ipinagpatuloy ni Kang Mo ang pagpapakawala ng lightning attribute energy, na tila walang intensyon na bigyan ng pagkakataon si Yang Kai na makahinga, na parang gusto niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na pag-atake upang tapusin ito minsan at para sa lahat. Nagkaroon pa si Kang Mo ng paglilibang na magsalita. Yang Kai, huwag kang magpasalamat, ayaw kang patayin ng haring ito, ngunit huwag mong isipin na hindi ka kayang patayin ng haring ito. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sagutin mo ako pagkatapos mong mapag-isipan. Sige. Naging paus ang dagandong ni Yang Kai, ngunit malinaw na lumabas ito mula sa kidlat. Tuwang-tuwa si Kang Mo nang marinig niya ito, sa pag-aakalang pumayag na rin si Yang Kai dahil hindi niya napigilan ang pressure. Nang malapit na siya itabi ang divine technique at talakayin si Yang Kai ng detalyado, narinig niyang muli ang boses ni Yang Kai mula sa kidlat. Magaling! Nagdilim ang mukha ni Kang Mo. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, bahagyang yumanig ang kidlat sa kalangitan at nawala ang isang sa wakas ay lumitaw muli ang 300 talampakan na taas ng katawan ni Yang Kai, bahagyang nakasandal, lumalaban sa matinding pressure, at hakbang-hakbang na lumalakad. Habang naglalakad siya, patuloy na tinatalo ng kanyang malaking dragon claw ang mountains at rivers bell sa ritmo ng kanyang mga hakbang. Klang-klang-klang. Sa tuwing tutunog ang kampana, isang pabilog na shockwave ang lalabas mula sa bibig ng kampanilya, at ang puting kidlat na pasulong ay talagang binabasag ng shockwave, na nagiging sanhi ng pagkalat nito sa lahat ng direksyon. Ang bilis ni Yang Kai ay naging pabilis ng pabilis, mula sa isang mabagal na paglalakad hanggang sa bumibilis, at pagkatapos ay sa isang sprint. Hindi napigilan ng kidlat na bumabalot sa kanyang katawan na sumulong. Ang kanyang mga kaliskis ng dragon ay punit-punit, at tila walang kahit isang piraso ng buo na laman sa kanyang katawan, bawat pulgada ng kanyang balat ay naglalabas ng sunog na amoy. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Kang Mo. Martial Peak, Kabanata 3315, Divine Dragon Tail Sweep. Hindi nang ahas na bigyan ng pagkakataon si Yang Kai na lapitan, inilipat ni Kang Mo ang kanyang Emperor Chi, na naging sanhi ng pagtaas ng lakas ng Lightning Rod, na nagpahinto sa forward momentum ni Yang Kai. Gayunpaman, tila inaasahan na ito ni Yang Kai, ang kanyang Mountains and Rivers Bell ay nakaharang sa halos lahat ng kidlat habang ang kanyang kabilang kamay ay kumalat at humampas patungo kay Kang Mo. Para bang isang bundok ang nahulog mula sa langit, dala nito ang tunog ng isang bagzo ng hangin at isang umaani ng buhay na aura. Sa isang malakas na putok, isang malaking thumbprint ang nabuo sa lupa, na naging sanhi ng pag-crack ng lupa at pagtaas ng alikabok. Si Kang Mo ay wala kahit saan, ngunit sa isang punto ay tumakas siya sa langit. Bago pa niya mapatatag ang kanyang sarili, ang kanyang avatar, na natatakpan ng apoy at may tinik na mga spike sa buong katawan nito, ay lumabas mula sa gilid na may hawak na demonic warhammer. Ang martilyo ay bumagsak pasulong, na nag-iwan ng bakas ng basag na kawalan saan man ito dumaan. Umungol si Kang Mo at pinahihit ang kanyang pamalo ng kidlat, itinutok ito sa embodiment. Isang puting kidlat ang bumaril mula sa pamalo at tumama sa demonic warhammer. Sa isang iglap, ang demonic chi ay lumundag at ang warhammer ay mabilis na kumislap. Napatras din ang ilang dosenang metrong taas ng katawan ng embodiment, walang epekto ang palihim na pag-atake nito. Sa isang whoosh, inukan ni Yang Kai ang kanyang bibig at iniluwa ang gininto ang dragon breath na pumutol sa kawalan, hindi pinapansin ang sagabal ng espasyo at tumama sa balikat ni Kang Mo. Nang tamaan siya ng marahas na puwersa, napilitan si Kang Mo na ay anod ng mahigit 1,000 metro ang layo bago niya mapatatag ang sarili. Isang ulap ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang balikat, na parabang isang malaking piraso ng laman ang nadurodge sa alabok. Mula nang magsimula ang labanan, ito ang unang pagkakataon na nasugatan si Kang Mo. Bagamat tila minor injury lang ito, wala na sa kanya ang maluwag at maluwag na ugali niya noon. Ang sakit ay naging sanhi ng kanyang ekspresyon na maging mabangis, ang kanyang thunder principles ay lalong nag-iiba. Sa kalangitan, ang mga madilim na ulap ay nagtipon sa isang punto, tulad ng mukha ni Kang Mo sa sandaling ito. Nawala ang maliwanag na sikat ng araw at ang buong mundo ay tila nahulog sa kadiliman. Ang makapal na madilim na ulap ay dumaikit sa langit na parang kubrekama, na dumidiin sa puso ng lahat. Kumikislap ang kidlat sa madilim na ulap. Ang mga sinag ng liwanag ay kumikislap, na nagwasak sa kalangitan. Nagtagumpay ang pag-atake ni Yang Kai, at sumugod siya ng walang tigil.
Ang practicing body na pinadalang lumipad ay nagmamadali ring pinatatag ang katawan nito, at umatake mula sa kabilang panig. Dalawang naglalakihang figure, na nakabalot sa isang hindi matitinag na aura, ang naglunsad ng walang takot na pagsalakay patungo sa isang maliit na buhay. Nakakaloka talaga ang eksenang ito. Biglang pumikit si Kang Mo. Ang kanyang mabangis na ekspresyon ay unti-unting nawala at naging kalmado. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang thunder pestle ng mataas. Puting kidlat ang kumikislap sa halo, umaalingaw-ngaw sa kidlat sa kalangitan. Tila nahugot nito ang kapangyarihan ng Nine Heavens. Bumagsak, isang mahinang sigaw ang narinig. Nanginginig ang langit at lupa. Mga kidlat na kasing kapal ng mga balde na tumama mula sa langit. Ang kapangyarihan ng bawat kidlat ay lubhang nakakatakot at hindi maaaring maliitin. Ngunit ang mga kidlat na ito ay tila nanlaki ang mga mata, sunod-sunod na binobomba si Yang Kai at ang practicing body. Sa isang segundo, kumikidlat sa loob ng radius na 12-12 milya. Ang mga haligi ng kidlat na naguugnay sa langit at lupa ay halos hindi mabilang, na ginagawang isang pool ng kidlat na puno ng layunin ng pagpatay ang lugar na ito. Si Kang Mo ay nakatayo sa gitna ng pool na ito ng kidlat na may malamig na mukha, nakataas ang thunder pestle, nakatingin kay Yang Kai at sa practicing body. Ang kanyang maliit na katawan ay may isang pakiramdam ng higit na kahusayan, na tila siya ay nakatingin sa dalawang langgam. Ang kanyang malaking katawan ay dumanas ng malaking pagkawala sa sandaling ito. Hindi naging madali para sa kanya ang umiwas. Gaano man kaliksi si Yang Kai at ang practicing body, hindi nila maiiwasan ang panghihimasok at impluensya ng hindi mabilang na mga haligi ng kidlat. Sinubukan man nilang makaiwas, hindi pa rin maiwasang tamaan sila ng mga haliging kidlat. Ang laman at dugo ay pinalipad, at ang mga kaliskis ng dragon ay nabasag. Hindi gumawa ng ingay si Yang Kai, ang kanyang mga mata ay mas malaki pa kaysa karaniwan. Sumakay siya sa dagat ng kidlat at mabilis na lumapit kay Kang Mo. Bagamat ang sitwasyon ng practicing body ay mas mabuti kaysa sa kanya, hindi ito mas mabuti. Wala itong laman at dugo, ngunit ang grabo sa katawan nito ay kumaluskos, at ang apoy sa katawan nito ay nawala ang kaunting kinang nito. Bagamat napanatili ang teritoryo ng Heaven Devouring Great Emperor, hindi ito makakain ng sobrang lakas sa maikling panahon dahil sa kakulangan nito sa cultivation. Kaya lang nitong tiisin. Bumaril si Barbs mula sa katawan nito upang salubungin ang bumabagsak na kidlat, ngunit lahat sila ay nagkapira-piraso. Roar! Ang mataas na tunog na dagandong ng dragon ay tumunog muli. Isang malaking dragon ang lumitaw sa harap ni Yang Kai, iiling-iling ang ulo at iginagalaw ang buntot nito. Ang malaking dragon ay higit sa 100 talampakan ang haba, na parabang ito ay isang buhay na nilalang. Sa sandaling lumitaw ito, sinunggaban nito si Kang Mo. Naningkit ang mga mata ni Kang Mo. Paanong hindi niya makikilala na ito ang sikretong pamamaraan ng Dragon Race? Kung kanina, baka nagulat siya. Paano maipapakita ni Yang Kai, isang kalahating dragon, ang sikretong pamamaraan ng Dragon Race? Pagkatapos ng lahat, ang lihim na pamamaraan ng Dragon Race ay ipinasa sa mga henerasyon at maaari lamang gawin sa Dragon Island. Gayunpaman, natikman na niya ang dugo ng dragon ni Yang Kai noon, kaya lubos niyang alam ang kakaiba ng dugo ng dragon, kaya hindi siya nagulat. Ikinaway lang ni Kang Mo ang kanyang kamay, at isang haligi ng kidlat na bumagsak mula sa langit ay nagbago ng direksyon at naging isang kidlat na sawa upang salubungin ang malaking dragon. Nagtagpo ang dalawang panig sa himpapawid, at nag-atake sa isa't isa, na naging sanhi ng pagdilim ng kalangitan, at paglipad ng buhangin at mga bato. Sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong magmadaling lumabas, hawak ang Mountains and Rivers Bell sa kanyang kamay, at marahas na inihampas ito kay Kang Mo. Paanong maglakas loob si Kang Mo na harapin ang gayong suntok? Natural, maaga siyang umiwas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkukunwari lamang si Yang Kai, at hindi huminto ang kanyang mga paa, at muling sumugod diretso sa kanya. Nais ni Kang Mo na umiwas muli, ngunit siya ay nasabit na ng Dharmakaya, at saglit na hindi siya makalayo. Nang makita niya si Yang Kai na nagmamadaling sumugod sa kanya, ang Mountains and Rivers Bell na nasa kanyang kamay ay bumagsak muli sa kanyang ulo. Siya rin ay kamangha-mangha, sa ilalim ng ganitong uri ng pag-atake na halos imposibleng iwasan, talagang gumawa siya ng isang hindi kapani-paniwalang paggalaw, yumuko ang kanyang katawan na parang wala siyang buto, at makitid na umiwas sa nakakatakot na suntok na ito. Ngunit bago pa man siya makabangon, naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa sa kanyang baywang, at tinamaan siya ng napakalakas na ang dugo sa kanyang katawan ay umaakyat, ang kanyang mga buto ay pumuputok, at ang kanyang mga eyeballs ay malapit ng sumabog. Sa pagmamadali,
Nakita na lamang niya ang isang gintong buntot ng dragon na dumaan. Iyon ay isang buntot ng dragon. Nakalunok si Kang Mo ng isang subo ng dugo sa kanyang tiyan, at ang kanyang galit ay sumabog na parang bulkan. Tumawa si Yang Kai. Haha, ano ang lasa ng aking Divine Dragon Tail Whip? Ah. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, siya ay tinamaan ng ilang kidlat, at biglang nang ineg, ang kanyang gininto ang buhok ay tumindig, at mukhang napaka nakakatawa lahat ay mamamatay ngayon. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Kang Mo, at halatang galit na galit siya. Bagamat gusto niyang makipag-deal kay Yang Kai noon, ngayon ay tila nag-wish thinking lang siya. Hindi kailanman makikipag-compromiso sa kanya si Yang Kai. Kung gusto niya ang bagay na iyon, maaga niya lang. Kung sasaktan ba niya siyang inflammation at magdudulot ng gulo sa babaeng iyon. Hanggat patahimikin niya ang lahat dito, sino ang makakaalam? Nagsimula muli ang labanan, at nagpatuloy ang dagendong sa labas ng Heavenly Wolf Valley, na naging sanhi ng pagkataranta ng mga disipulo ng Heavenly Wolf Valley. Sa sandaling ito, mas maraming tao ang nagtipon sa paligid ni Tang Sheng at sa iba pa, at lahat sila ay mga nakatataas sa Heavenly Wolf Valley. Lumapit din si Ling Yinchin, at nang malaman niya na si Yang Kai ay nakikipaglaban sa isang malakas na kaaway doon, ang kanyang anyo ay kumikislap at gusto niyang sumugod para tumulong, ngunit siya ay mabilis na hinayla pabalik ni Chen Shuying, na pinagalitan. Ano ang ginagawa mo? Walang pakialam na sinabi ni Ling Yinchin. Ginagawa ko lang ang aking makakaya. Sinabi ni Chen Shuying, kung pupunta ka, madidistract mo lang siya at hindi ka na talaga makakatulong. Tingnan mo mismo ang labanan doon. Sigurado ka bang makakatulong ka? Tahimik na nanood si Ling Yinchin, hindi umiimik. Sa katunayan, kahit na gusto niyang tumulong, hindi siya maaaring makialam sa isang labanan sa antas na ito. Kung talagang nagmamadali siya, madidistract lang niya si Yang Kai at kalad ka rin siya pababa. Hindi niya maiwasang tumingin kay Tang Sheng para humingi ng tulong. Tuyong umubo si Tang Sheng at awkward na sinabi, walang silbi kahit pumunta ako. Sa simula, nang si Yang Kai ay kinubkob ng dalawang dakilang puwersa, kung siya ay sumali, maaari siyang gumanap ng isang papel, hindi bababa sa pagpigil sa isang Second Order Emperor Realm Master. Pero ngayon, paano siya makakasali? Malamang na makuryent siya hanggang sa mamatay sa sandaling sumugod siya. Pareho silang Second Order Emperor Realm Masters, ngunit maaaring makipagpalitan ng suntok si Yang Kai kay Kang Mo, habang hindi pa siya kwalipikadong lumahok. Ang ganoong kaibahan ay nakadama ng kaunting panghihina ng loob kay Tang Sheng. Master, mananalo kaya siya? Nag-aalalang tanong ni Lan He. Hindi na kay Mixi Tang Sheng. Paano niya malalaman kung mananalo si Yang Kai o hindi? Ang labanan ngayon ay nalampasan ang lahat ng nakita niya sa kanyang buhay. Bago tumira ang alikabok, hindi siya nang ahas na magkomento, at hindi rin siya kwalipikadong magkomento. Gayunpaman, kung isasalang-alang ang sitwasyon, bagamat sina Yang Kai at Shi Wo ay nagsanib puwersa, ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Ang isang Peking Emperor ay talagang pambihira, ngunit sina Yang Kai at Shi Wo ay hindi rin mahina. Ang isang Second Order Emperor Realm Master ay maaaring labanan ang isang Peking Emperor sa lawak na ito, na isang bagay na dapat ipagmalaki. Sa katunayan, may isang bagay siyang nakitang kakaiba. Sa lohikal na pagsasalita, si Shi Wo ay isa ring Divine Spirit, at bagamat hindi masyadong mataas ang kanyang rangkang, dapat ay kapantay niya ang isang Peking Emperor. Kahit na hindi siya katapat ng Peking Emperor, dapat ay kapantay niya ito. Bakit niya naramdaman na iba si Shi Wo sa mga chismis? Ang hindi niya alam ay hindi si Shi Wo ang totoong Shi Wo. Kung narito ang tunay na Shi Wo, kahit na maaaring hindi niya matalo si Kang Mo, tiyak na mapoprotektahan niya ang kanyang sarili. Kung gagawin niya ang lahat, maaaring masugatan pa niya si Kang Mo. Gayunpaman, ang embodiment ay isang espesyal na pag-iral. Sa katawan ng Stone Mongoos, nilamon ng soul clone ni Yang Kai ang essence ni Shi Wo. Bagamat minana nito ang ilan sa mga mana at kakayahan ni Shi Wo, masyadong maikli ang panahon ng paglaki nito. Ang kasalukuyang embodiment ay hindi pa umabot sa limitasyon nito. Gamit ang Heaven Devouring Great Emperor's Battle Technique, hindi ito maihahambing sa Shi Wo sa maikling panahon, ngunit sa katagalan, mas marami itong kuwang para sa pagpapabuti kaysa kay Shi Wo. Nagkaroon pa ito ng pagkakataon na malampasan ang ninuno ni Shi Wo at pangunahan ang Stonefire Lineage sa pinakakaluwalhati nitong sandali. Dahil dito naging kwalipikado itong makipagkompetensya kay Kang Mo nang makipagsanib puwersa ito kay Yang Kai. Gayunpaman, kwalipikado lamang itong makipagkompetensya kay Kang Mo. Ang mga bundok ay humanig at ang lupa ay humanig. Ang tanawin sa labas ng Celestial Wolf Valley ay ganap na nagbago. Sa dagat ng kulog, dalawang malalaking figure ang sumusulpot at umuurong paminsan-minsan.
Ito ay malabo, si Tang Sheng at ang iba ay hindi malinaw na makita ang sitwasyon kahit na ginamit nila ang kanilang buong paningin. Malabo lang nilang nakikita si Yang Kai at ang embodiment. Sa bagay, sobrang laki ng mga katawan nila, ang hirap mamis. Kung tungkol kay Kang Mo, walang nakakaalam kung nasaan siya. Gayunpaman, mula sa mga tunog ng labanan, halatang hindi nagpigil si Kang Mo. Siya pa ang nangunguna, ang dagandong ni Yang Kai at ang pag-ungol ni Shiwo ang pinakamagandang patunay. Marshall Peak, Kabanata 3316. Young Master, huwag mataranta. Ang labanang ito ay nakakasira ng lupa, ito ay isang labanan na kahit ang mga Diyos at mga aswang ay tatakas. Ang tatlong Great Master sa larangan ng digmaan ay pawang nakikipaglaban, walang sino man sa kanila ang nagpipigil kahit kay Titing. Pagkalipas ng isang oras ay unti-unting lumiwanag ang eksena, at ang kulog at kidlat na pumukaw sa mga ulap ay hamina, na nagpapahintulot kay Tang Sheng at sa iba pa na nanonood mula sa malayo na makita ang sitwasyon. Ang kanilang nakita ay naging sanhi ng panginginig ng kanilang mga puso. Ang katawan ni Yang Kai ay isang madugong gulo, isang gintong liwanag na kumikislap sa paligid niya, malinaw na ang mga bakas ng kanyang golden blood ay natutuyo. Ang kanyang mga dragon scales ay bumagsak at imposibleng sabihin kung ilan sa kanila ang nahulog, isang tunay na trahedya na tanawin. Si Shiwo ay nasa mas masahol pa na kalagayan, lahat ng kanyang mga barbs ay nawala ng walang bakas at ang kanyang katawan ay hubad, ang nasusunog na mystical flames ay namatay. Para naman kay Kang Mo, tila nasa masamang kalagayan din siya, medyo namumutla ang mukha, kahit na hindi niya mapanatili ang kanyang pinakamakapangyarihang divine technique. Sa puntong ito, ang magkabilang panig ay dumanas ng malaking pagkatalo. Lumubog ang mukha ni Kang Mo habang si Yang Kai ay tumawa ng malakas. Mukhang iyon lang ang mayroon ka. Ang mga mata ni Kang Mo ay hindi napigilan ang pagkibot, kailangan niyang aminin na ang laban ngayon ay lampas sa kanyang inaasahan. Naisip niya na kung siya mismo ang kumilos, ito ay isang piraso ng cake, ngunit sino ang mag-aakala na ang mga pamamaraan ni Yang Kai ay magiging napakalakas na hindi pa siya ganap na natalo. Isang bakas ng hinanakit ang sumili sa mga mata ni Kang Mo habang nakatitig siya sa embodiment. Kung hindi dahil kay Shiwo, tiyak na hindi niya kalaban si Yang Kai. Kahit na siya ay mag-transform sa isang 300 metrong haba na dragon, madakip pa rin siya ni Kang Mo ngayon. Gayunpaman, kasama si Shiwo sa gilid, kahit na siya ay makalamang, ano? Kung hindi niya ito mapatay, hindi niya makukuha ang bagay na iyon, at magiging kaaway din siya. Kung nalaman ito ni Yang Yan, biglang nakaramdam si Kang Mo ng kaunting salungatan. Walang kwenta ang patuloy na pakikipaglaban. Sinira na ng nakaraang labanan ang kanyang paraan ng paghihiwalay sa bahaging ito ng mundo. Ito ay isang uri ng hadlang na inihanda niya ng maaga upang maisara ang bahaging ito ng mundo, kaya hindi ito masyadong malakas. Kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, natural na masisira ito sa sarili. Sa madaling salita, kung gusto ni Yang Kai na tumakas ngayon, walang paraan na mapipigilan niya siya. Natural na ayaw ni Kang Mo na mag-aksaya ng kanyang enerhiya sa isang bagay na walang kabuluhan, kaya pagkatapos mag-alinlangan sandali, may sasabihin sana siya nang makita niyang biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai, ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng selyo, at ipinadala ang palad kay Kang Mo. Ang pakiramdam ng paghinto ng oras sa sandaling ito ay nahulog mula sa langit. Flowong time Great Emperor, naningkit ang mga mata ni Kang Mo, at sinalubong din niya ang pag-atake gamit ang isang palad. Sa isang malakas na putok, ang marahas na enerhiya ng palad ay bumangga sa himpapawid, at ang magkabilang panig ay nawala ng walang bakas. Sumakay si Kang Mo sa hangin, at malamig na sinabi, "Umalis ka na habang nauna ka, bata." Naisipan na niyang umatras, ngunit sinong mag-aakala na talagang itutulak ni Yang Kai ang kanyang kapalaran. Bigla siyang nagalit. Ayaw niyang labanan si Yang Kai hanggang sa puntong magdurusa ang magkabilang panig, ngunit hindi iyon nangangahulugan na natatakot siya kay Yang Kai. Si Yang Kai ay dumura ng isang subo ng dugo at tumingin sa kanya ng mayabang, ang kanyang boses ay parang kulog. Matandang aso, aaminin mo ba ang iyong pagkatalo? Ang salitang matandang aso, ay halatang tugon sa brat, ni Kang Mo. Bahagyang dumilim ang mukha ni Kang Mo. Bagamat ang usapin ngayon ay dahil sa kawalan ko ng pagsasaalang-alang, hindi ka nagdusa ng anumang pagkalugi. Itigil na natin ang usaping ito. Ngumisi si Yang Kai, sumusuko ka na. Sinasabi mo ba na maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Paano magkakaroon ng ganoon kagandang deal sa mundong ito? Ngumuso si Kang Mo. Ano ang gusto mo? Ang kanyang singkit na mga mata ay napuno na ng pagpatay na layunin. Kung talagang gusto ni Yang Kai na makipagkulitin sa kanya, maaari lang siyang magpatuloy sa pakikipaglaban.
Naniniwala siya na ang mamamatay sa huli ay tiyak na hindi siya, ngunit tiyak na kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Umiling si Yang Kai at sinabing, "Kung wala akong kakayahang protektahan ang sarili ko, magiging madali ka pa bang kausap ngayon? Dahil nagsimula ka na, huwag mo akong sisihin sa pagbabalik ng pabor. Bakit ang dami mong kalokohan, mag-away tayo. Ngayon, mamatay ka man o mamatay ako." Habang bumagsak ang kanyang mga salita, biglang lumakas ang kanyang malungkot na aura, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na may hangarin sa labanan, at siya ay humakbang pasulong. Ang Dharma Kai ay gumalaw ng walang sabi-sabi. "Malungkot ang mukha ni Kang Mo." Sa huli, minamaliit pa rin niya itong pagiging mapagpasyahan ng bata. Ngunit ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, wala nang babalikan, kaya't lumaban na lamang siya. Marahan siyang huminga, puno ng determinasyon ang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumingon si Yang Kai at Kang Mo, tumungo upang tumingin sa isang direksyon na nagpapakita ng marangal na ekspresyon. Sa direksyong iyon, isang daloy ng liwanag ang bumaril, ang bilis nito ay napakabilis, na nagpapakita na ang lakas ng tao ay hindi pangkaraniwan. Bago dumating ang tao, isang boses na puno ng puot ang nagmula sa malayo. "Young Master, huwag kang magpanik, darating ang matandang ito." Nang ang unang salita ay sinabi, ang taong iyon ay isang maliit na itim na tuldok, malayo sa abot-tanaw. Sa oras na ang huling salita ay nahulog, isang gitna at lumantad na ang matandang lalaki sa bukid. Ito ay isang lalaki na kakaiba ang hitsura. Bagamat hindi bata ang taong ito, nakasuot siya ng pulang damit na nagbigay ng medyo hindi matukoy na pakiramdam. Bagamat may ngiti sa labi, mukha siyang mabangis. Sa unang tingin, binigyan niya ang mga tao ng pakiramdam na hindi magandang bagay ang matandang ito. Ang mabangis niyang mukha ay naglabas ng mabangis na aura. Wala siyang kagandahang loob na dapat taglayin ng isang taong kasing edad niya. Parehong nalitong sina Kang Mo at Yang Kai sa pagdating ng taong ito. Sa ganoong malaking labanan, mayroon talagang isang tao na hindi alam ang kahulugan ng kamatayan at sumugod upang guluhin ang mga bagay-bagay. Ngunit bigla nilang naramdaman na ito ay natural, dahil bagamat ang nasa katanghali ang gulang na matandang ito ay nagbigay ng isang hindi mapaglarawang pakiramdam, walang sino man ang nang-ahas na magkaroon ng anumang paghamak sa kanya, tiyak na siya ay isang malakas na tao na kwalipikadong lumahok sa labanang ito. Naramdaman pa ni Yang Kai ang isang bakas ng hindi pangkaraniwang pagpintig mula sa embodiment, ito ay isang pakiramdam ng likas na takot. Dahil dito, hindi maiiwasang makaramdam ng kakaiba si Yang Kai, ang embodiment ay ang kanyang sariling kamalayan, kahit nakaharap si Kang Mo, wala siyang kahit kaititing na takot, bakit siya magpapakita ng takot sa harap ng nasa katanghali ang gulang na ito? Ano pa, kung hindi siya natatakot, ano ang kinatatakutan ng embodiment? Sa pag-iisip tungkol dito, hindi ang embodiment ang natakot, ngunit ang pinagmulan ng apoy na bato. Isang pag-iral na maaaring matakot sa pinagmulan ng Stonefire, ano ang pinagmulan ng matandang ito? Tumitig si Yang Kai gamit ang isang pares ng mga mata ng dragon, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ngunit nakita niyang nakatitig din sa kanya ang nasa katanghali ang gulang na may nag-aalab ng mga mata, bakas sa mabangis nitong mukha ang pag-usisa. Agad na kumislap ang kanyang mga mata, bahagyang tumango at sinabing, "Young Master, huwag kang matakot, nandito ang matandang ito." Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin sa likuran niya, walang tao doon, pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa matanda, itinuro ang kanyang sariling ilong at sinabing, "Ako ba ay kinakausap mo?" Bahagyang ngumiti ang matanda at sinabing, "Oo naman." Ngumuso si Yang Kai, "Matanda, maling tao ang nakuha mo." Naisip niya, "Ano bang meron sa matandang ito? Young Master nga ang tawag niya sa akin, hindi nga kami magkakilala, okay. Baka naman may sira sa ulo niya." Sa pagtingin sa kanyang mabisyo na aura, sa kanyang mukhang mabangis na mukha, at sa kanyang napakataas na cultivation, maaaring siya ay naging demon race noong siya ay naglilinang. Ngunit ang paraan ng pagtawag niya sa kanya na Young Master ay nagpagulo sa pag-iisip ni Yang Kai, hindi niya maiwasang isipin ang old demon na dumaan sa buhay at kamatayan kasama niya. Ang pangalang ito, matagal na niyang hindi narinig. Ang old demon ay nasa High Heaven Palace na ngayon, naglilinang sa pag-iisa, ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas ay masyadong malaki, ang old demon ay makakahabol lamang sa ulo, saka lamang siya magkakaroon ng pagkakataon na lumaban sa tabi niya. Sinabi ng matanda, "Young Master, huwag kang magbiro, bagamat ngayon." And, malaki ang pinagbago, sa mata ng matandang ito, Young Master pa rin ang Young Master. Habang nagsasalita, naging mataimtim ang kanyang ekspresyon, ikinulong ang kanyang mga kamay at yumuko. "Young Master, mangyaring tanggapin ang pana ng matandang ito." Si Yang Kai ay tumingin sa kanya ng may pagkukunwari, iniisip, ano ang ginagawa ng lalaking ito?
Hindi kaya naglalaro si Kang Mo ng isang uri ng panlilin lang. Saglit na sumulyap kay Kang Mo, napuno ng kagalakan ang puso ni Yang Kai. Nakita niya na ang lalaking ito ay talagang kinakabahang nakatingin sa marangyang matandang lalaki, puno ng pagkabalisa ang mukha nito. Halatang napansin din niya ang lakas ng maningning na matanda. Tila kahit na ito ay isang uri ng panlilin lang, ang matangkad na matandang ito ay tiyak na hindi inimbitahan ni Kang Mo. Maaaring ito ay talagang tulad ng hula niya, na hindi malinaw ang isip ng matanda at siya ay naging demon race, na pagkakamalan siyang young master. Ngunit sa pagtingin sa kanyang hitsura, walang bakas na siya ay naging demon race, at walang anumang senyales ng kanyang pag-iisip na magulo. At saka, para maging young master ng ganoong karakter, anong klaseng kapangyarihan ang pinanggalingan niya? Sa pag-iisip tungkol dito, tumanggaw si Yang Kai. Sige, dahil nakilala mo ako bilang iyong young master, kung gayon ang young master na ito ay hindi magiging magalang sa iyo. Nakaturo kay Kang Mo, sinabi niya. Patayin mo siya para sa akin. Ang puso ni Kang Mo ay labis na nabalisa, pagkatapos marinig ang mga salita ni Yang Kai, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, na parang nakaharap sa isang malaking kaaway, ang pamalo ng kidlat sa kanyang harapan, sa isang defensive na posture. Nang marinig ito, lumingon ang maningning na matanda upang tumingin kay Kang Mo, ang sulok ng kanyang bibig ay kumikibot. Young Master, ito. Natatakot ako na medyo mahirap. Itinuro ni Yang Kai ang kanyang baba sa kanya, ang kanyang mga butas ng ilong ay sumisinghot ng mainit na hangin, siya ay bamulong. Ano? Dekorasayon lang ang posisyon ko bilang Young Master, wala bang silbi ang mga salita ko? Nakikitang talagang banibiro niya ang isang Young Master, labis na naiinis ang marangyang matandang lalaki, iniisip na kung hindi dahil sa iyo na magkakaroon ng ganoong pagkakataon, ang matandang ito ay kailangang umiram ng iyong lakas para mawala ang isang problema, bakit ako pupunta dito at hahayaan mo akong samantalahin? Ngunit dumating na ang mga bagay-bagay, hindi niya magawang sampelan na lang ang sarili niyang mukha, not to mention alam niya rin na sa likod ng binatang ito ay naroon ang pag-iral ng babaeng iyon. Iniisip ang babaeng iyon. Nanginginig ang puso ng matanda. Bahagyang umubo ang matanda, sinabi ng matanda. Likas na mabisa ang mga salita ni Young Master, ngunit ang paglilinang ng taong ito ay hindi masama, hindi siya madaling pumatay, hindi banggitin kung hindi mali ang matandang ito, mukhang galing siya sa Star Court, ngayon na ang Iron Blood Great Emperor ang namamahala sa Star Court, kung papatayin siya ng matandang ito, sa hinaharap pagdating ng Iron Blood Great Emperor para maghanap ng gulo, ay duwit din ito si Young Master, di ba? Eh, napakalinaw ng isip niya, tinitigan siya ni Yang Kai. Alam pa niya na si Kang Mo ay mula sa Star Court, at alam niya na ang Star Court ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng Iron Blood Great Emperor, paano siya magdadeliryo? Ngunit, kung ikaw ay matino, bakit ka pumapayag na ibaba ang iyong sarili at tawagin akong Young Master? Si Yang Kai ay naliligaw. Sa pag-iisip, malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Dahil gusto niya akong patayin, natural na gusto ko rin siyang patayin. Hindi ko ba kayang hawakan ang mga tao ng Star Court? Huwag kang magsalita ng kalokohan, sabihin mo lang kung mapapatay mo siya o hindi. Kung kaya mo, gawin mo, kung hindi mo kaya, mawala, personal itong gagawin ng Young Master na ito. Nag-aapoy sa galit ang matanda, sa pag-aakalang nagbukas talaga siya ng pagawaan ng pagtitina matapos siyang bigyan ng mukha. Nagsisi siya ng husto kaya naging berde ang kanyang bituka. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi siya pupunta dito. Hindi pa nga niya nakakain ng tupa, ngunit nakatawag na siya ng labis na atensyon. Mabahong brat, maglakas loob ka bang makipag-usap sa matandang ito ng ganito, maghinatay ka lang, maaga o huli, ipapaalam ko sa iyo ang kapangyarihan ko.